Naging mainit ang imbestigasyon ng Senado kaugnay sa mataas na presyo ng sibuyas sa bansa. Sa naturang pagdinig, kinastigo rin ng ilang senador ang mga opisyal ng Bureau of Customs sa ulat na may ilang airline crew ang hinuhuli dahil nag-uuwi ng sibuyas at prutas mula sa ibang bansa. Si Daniel Manalasta sa detalye, Rise and Shine, Daniel. Ibinunyag ni Romel Kalingasan, Municipal Agriculturist ng San Jose Occidental, Mindoro, na may mga binili sa mga magsasaka sa kanila na sibuyas sa halagang 8 pesos hanggang 15 pesos kada kilo. Pero nang ibenta na anya sa merkado umano sa kasalukuyan, pumalo na sa lagpas 700 pesos kada kilo. Dahil po sobrang taas po ang naging presyo ng sibuyas, sobrang pinagsamantalahan po ang presyo ng sibuyas. May 6 pesos nga po yung big, yung sobrang laki na red na sibuyas, 6 pesos lang po binili po yan sa aming mga magsasaka. Na kung saan pagdating po ng November, ibinibenta sa merkado 500 to 700 pesos per kilo. Kaya sabi ng mga senador, bakit hindi maglagay ng storage facilities sa mga farmers? Sir, this year po, we are scheduled to build 2 cold storages po sa Region 4B, sir. Dapat yung storage na exclusive sa mga farmers. Nakakawa naman yung mga farmers na nabubulok yung mga produkto kasi sabihin, puno na at sino nagpuno nun? Yung mga traders. Then, ba't ganun? Mas binibigyan pa yung mga traders, siguro dahil yung mga traders may lagay sa inyo. Nag-init naman ang ulo ng mga senador nang maungkat ni Senator JV Ejercito na may mga airline crew na hinuli umano dahil umano sa pagpuslit ng sibuyas at iba pang prutas. Binanata ng ilang senador ang mga opisyal ng Bureau of Customs kung bakit hindi nahuli umano ang malalaking smugglers at pinapatulan ng mga ganitong klaseng kaso. Kayo dyan sa ano, ang kakapil na mukha ninyo. Hinahiyan niyo pa itong airline crew. Pampasalubong sa aras pamilya. Huli yung mga big time smuggler. At ito mga airline crew na mga small, well, hindi naman mga small time. Hindi ka pampasalubong lang yun. Bakit yun ang pinanghuli ninyo? Yun dapat parahuli ninyo yung mga big time. Bakit hindi panghuliin? Siguro, nasa opisina niyo palagi. Kakapit-kapit niyo. Ito, papatulan natin. Pero yung mga big time na cartel, smuggler, protector, nakakalusot. Pasalubungan nila sa kanilang pamilya dahil dumating tayo sa punto na mas mahal na ang isang kilo ng sibuyas kaysa sa minimum wage natin. 600 to 750 ang kilo ng sibuyas. Sabi naman ni Senator Cynthia Villar, kahit nagmahal ang presyo ng sibuyas noong nakaraang taon, ay mayroong umanong oversupply noong 2021. Kaya naman, kaya raw itong punan. Sabi naman ni Senator Aimee Marcos, mareresolba ito ng importation kung napapanahon o timely at maayos ang projection. Pero tila may manipulasyon anya na nagaganap. It's only been this year that onions and the price of onions have taken us on this mad roller coaster ride that we have endured in the last few months. However, there seems to be as well a level of treachery and manipulation involved because these prices are inexplicable. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.